Hello, kumusta po tayong lahat? Ano pong mga ginagawa natin sa kasalukuyan? At dalangin po natin na datnan kayo ng pagpapala ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta dito sa ating Rods Channel. At maraming maraming salamat po sa inyong mga comments, mga suggestions. At tinatanggap po natin yan ng buong puso. Tayo po ay nagagalak sapagkat patuloy ninyong sinusuportahan ang Rods Channel. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay patungkol sa tinatawag nating pag-aaral. Dahil ang dami po talaga nagtatanong sa inyo kung papaano daw ba yung proseso ng pag-aaral dito sa Canada. Well, hindi ko muna sisimulan yung pag-uusap patungkol sa kung papaano, kundi bakit nyo kailangang mag-aral dito sa Canada? So, yun muna yung ating sasagutin. At ano-ano ba yung mga dahilan kung bakit gusto mo mag-aral dito sa Canada? I know na ikaw na nanonood sa ngayon ay nag-research na rin at may alam ka na kung patungkol sa kung papaano mag-apply, kung papaano yung tinatawag nating proseso ng pag-apply papunta dito sa Canada bilang mag-aaral dito sa Canada. Sa kasalukuyan, ang sinasabi ng gobyerno ng Canada ay talagang napakarami. Sa mga taon ng 2015 hanggang sa kasalukuyan ay talagang dinadagsa ang mga colleges, universities, mga polytechnics at iba't ibang training schools dito sa Canada for many reasons. Maya-maya ay magbibigay ako ng 7 dahilan kung bakit gusto mo mag-aral dito at ano ba yung dahilan kung bakit gusto mo mag-aral dito sa Canada. Sa katunayan po, ako ay isang produkto din ng training schools ng North America at nabanggit ko na rin po sa ilang mga vlog na tayo ay nag-aral online ng iba't ibang mga training courses, yung tinatawag natin mga crack courses, both in United States and here in Canada. At ang nakita lang natin, kapag ka nagtapos ka sa ilang mga training schools dito sa North America, both in United States at Canada, masasabi natin worth it. So medyo may kabahalan yung mga sinasabi nating kabayaran o mga bayad, registrations and fees, payments, lahat-lahat na pagdating sa mga pag-aaral nga dito sa Canada. Pero in the end, masasabi natin na talagang worth it naman na may tuturing natin sapagkat magagamit mo talaga kapag dating mo sa punto na ikaw ay nagtatrabaho na yung skills na napag-aralan mo doon ay nagagamit mo na. Ano-ano ba yung mga dahilan kung bakit sabi ko nga gusto mong mag-aral dito sa Canada? Well, unahin natin. Una, yung tinatawag natin quality of education. Sa quality of education, makikita natin na talagang more on research ang Canada and kasabay ng tinatawag nating research ay yung skills. Kaya nga kung papansin natin, laging ine-emphasize ng mga universities, colleges, and training schools, polytechnics, na magkasama palagi yung research and development and at the same time, yung skills. Sapagkat yung factors na yon, kung wala yung isa, ay masasabi natin hindi magtatagumpay yung nakapagtapos sa kanya. Ito yung matagal na rin naming topic sa Department of Labor and Employment sapagkat kung hindi nyo po inatatanong, ay nag-pioneer po tayo ng tinatawag nating mismatch program. Paano ba natin matatanggal o may eradicate at least, o kaya naman ay hindi naman may eradicate, talagang nandiyan pa rin ang mismatch. Kundi paano natin mababawasan yung mismatch sa Northern Luzon during that time. Kung tayo ay guidance counselor pa lamang sa Pilipinas at lagi nating sinasabi na yung old traditions, cultures natin mga Filipino na kapag nurse si ate ay nurse na rin si kuya. At kapag teacher si ate ay teacher na rin si bunso. So yun yung tinatanggal nating kultura noong tayo ay nasa Department of Education pa lamang at nakikipag-partner tayo sa DOLE. At yun yung isa sa mga natanggal na maraming taon na dito sa Canada. Kaya ang sinasabi nating research and development ay napakahalaga sapagkat ito yung magdadala sa mga mag-aaral pagdating ng araw na yung skill nila sa kanilang tinatawag na research and development, yung mga teorya nila ay hindi lamang mananatiling teorya kundi magagamit nila balang araw sa kanilang mga trabaho bilang mga skills nga na tinatawag natin. Isa pa sa napakahalaga kung bakit sinasabi natin mataas ang quality of education dito sa Canada ay ang
Bridging Program. When we say Bridging Program, kung sa Pilipinas meron tayong Ladderize, kumbaga, no? Ino-offer ito ng TESDA, ino-offer ito ng mga SUCs, States Universities and Colleges ng Pilipinas, na halimbawa, nagtapos ka ng first year, pwede mong i-ladderize ang second year, at pwede mong tapusin hanggang bachelor's degree. So meron din sila dito sa Canada, at ang tawag nila doon ay Bridging Program. For instance, kung galing ka sa isang college, ang ino-offer nila ay certificate at diploma, hindi pa bachelor's yun, at kung gusto mong ipagpatuloy yung pag-aaral ay pwede. So the university will recommend you to university, hindi po college, magkaiba yon dito. So pag in-recommend kanila, therefore tatanggapin kanila sa university, at kung gusto mong ipagpatuloy, yung certificate at diploma mo ay pwede mong ipagpatuloy. So yung tinatawag nating bridging program. Doon sa bridging program, hindi lang basta gusto ko sa ganito. Bagkus, bibigyan kanila ng recommendations sapagkat napakahalaga dito yung may counsel ka muna ng university bago may pagpatuloy yung iyong pag-aaral. Kaya nga may tinatawag na academic counselors in every universities, in every colleges, in every training schools dito sa Canada, sapagkat kailangan kasi na yung skills mo ay ma-match doon sa kinukuha mo, at pagdating ng araw o paglabas mo ng college, universities, polytechnics, ay magagamit mo talaga yung iyong pinag-aralan, at hindi lang basta isasabit doon sa wall yung iyong certificate, diploma, and so on and so forth. Another thing under the quality of education ay ang pagkakaroon ng or well-trained ng mga instructors. Isang patunay yan sapagkat ako ay nag-a-under mo ngayon. Yung po nakikita nyo sa likod ay hindi props. Yan po ay naka-enroll tayo sa isang diploma program ng isang polytechnic dito sa Saskatchewan, at ipinagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral. At nawa po, ipanalangin nyo rin ako na matapos natin ito sa madaling panahon. Number 2, Canada's education is cost-effective. Pag sinabi natin cost-effective, tama, medyo may kamahalan kapag nag-enroll ka sa mga polytechnic universities, at hindi naman lahat mahal. Ibig sabihin, kung ano yung binayaran mo doon sa university, college, doon sa training schools na pinupuntahan mo, na-attendan mo, ay ibibigay niya yung iyong pangailangan. Ibig sabihin, kung ano talaga yung binayaran mo, yun ang ibibigay nila sa iyo. Kung nasa research and development ka, kung nasa science ka, kung nasa school of nursing ka, ibibigay nila sa iyo yun ng tama at ng sapat at higit pa sa pangailangan mo. Sapagkat talagang mag-aaral ka ng mabuti, pag sinabi na lang online, hindi ko mo online, talagang uupo ka lang doon. No, you have to study by yourself, with of course the guidance of your instructors. Pangatlo na dahilan kung bakit gusto mong mag-aral dito sa Canada at kung bakit gusto mong piliin ang Canada sa iyong study permit o sa iyong work visa permit ay that Canada is one of the safest place in the planet. And number one in terms of the quality life. Safest sapagkat naramdaman ba natin yan? Yes. May mga ilang instances na hindi, sapagkat hindi naman natin masasabi na we are living in utopia o talagang perfect na yung iyong mundo. Pero masasabi natin sa hinaba-haba din ng panahon ng pagtira namin dito, more than 6 years na, ay masasabi ko na safe talaga, sapagkat maraming instances na napatunayan natin na talagang ang Canada ay livable talaga. Halimbawa na lang yung pagiging magalang ng mga tao. At kung halimbawa, sabi ko nga, minsan naiwan ko yung aking jacket sa labas at pagdating ko doon, nandun pa rin. So, yung mga ganong tipo, mga simple lang yun, pero those are manifestations na masasabi nating safe ang Canada. Pagdating naman sa tinatawag nating quality of life, well, talagang ang quality ng pamumuhay dito sa Canada ay napakainam talaga. Sabi nga natin, from medical support, hospitalizations, healthcare programs, education, lahat-lahat na ay masasabi natin, namimit naman ng Government of Canada yung pangangailangan ng tao. And number 4 reason is that Canada is a multicultural country. Are you excited? Marami kang mamimit ng mga estudyante, mag-aaral, na galing sa iba't ibang background, race, religious affiliations, color of skin, lahat yan, napakarami. From North Pole, South Pole, to Exage, marami kang mamimit na iyong mga klase.
And later on, na magiging kaibigan mo rin at magiging bahagi ng iyong network pagdating mo na sa iyong pagtatrabaho. Halimbawa, sa atin, sa kasalukuyan, meron tayong ginagawang profile or profiling sa ating computer at sinasabi doon na kailangan nating i-flag yung ating profile doon upang nang sa ganon, kahit na online yung klase namin sa kasalukuyan, ay magkakilala pa rin kami. And one of my classmate there in that course ay nag-message agad sa akin, and he is from Saskatoon, at sinasabi niya na one time he'll going to visit me here in Regina para nang sa ganon ay ma-meet niya o magkakilala kami sa, na magkaklase dito nga sa my online class na pinapasukan namin. Number 5 reason is that universities, colleges, and polytechnics has the best campuses in the world. First class campuses, I may say. Bakit nasabi nating best in the world? Sapagkat yung standard talaga ng education dito sa Canada ay hindi lang basta sapat na, hindi lang basta okay na, basta may upuan ka, makikinig ka na. No, yun, hindi yun ang standard ng Canada pagdating sa tinatawag nating education. Lahat ay kailangang i-provide, whether the school likes it or not, kailangan i-provide sa individual na mag-aral. Hindi kasi tinitignan ng Canada yung tinatawag nating general point of view. Kasi alam natin ang kultura ng Canada is individualism. Yes, individualism. Pero kapag nandun ka na sa setup na kung saan kailangan mo talagang matuto, it is more on individual approach. Ang mga klase ko ngayon, umaabot kami ng 27. Nasa 27 kami sa online class namin. Pero ang approach ng instructor namin ay individual. So, kinakausap niya kami isa-isa sa pamamagitan ng discussion namin. Ipinaprovide niya yung mga links na dapat naming puntahan, mga videos na dapat naming paruorin, at yung mga resources na kailangan naming puntahan, at kung ano-ano pa yung mga pwede niyang i-apply doon sa aming course. So, ganoon yung tinatawag nating quality of education in terms of campuses. Sabihin natin, nasa labas ako ng campus, yes, because of the pandemic. Pero makikita natin yung pararamdaman mo na estudyante ka pa rin. So yung online na ino-offer nila is one reason why they have best campuses in the world. Halimbawa na lamang, they are offering gym, they are offering world-class library, they are offering world-class classrooms, and lahat ng room ay technology provided. Number 6 na dapat mong malaman pagdating sa quality of education o rason kung bakit gusto mong magkaroon ng study visa or magkaroon ng student visa papunta dito sa Pilipinas, na ang Canada ay world leader in terms of language training. Alam natin na ang Canada ay may dalawang language, ang French at ang English language, pero alam nyo ba na hindi lang yan ang ipromote ng Canada, sapagkat sabi natin Canada is multicultural country, therefore multicultural din ang lengguwahe ng bansang ito. Sa katunayan, sabi natin dahil sa pagmamahal ng Canada sa iba't ibang tao sa buong mundo, ino-offer na rin sa mga klase ang iba't ibang lengguwahe dito sa Canada. Kaya tinaguriin siyang language institution ng daigdig. Isang halimbawa at pagpapatunay ay ang Filipino language. Hindi po kayo nagkakamali. Filipino language na itinuturo sa mga Catholic school sa may Edmonton, Alberta. Ino-offer nila ito ng 95 hours hanggang 125 hours sa loob ng isang kurso. Nakakatuwa, di po ba, na marinig na ang lingwaheng Filipino ay itinuturo na rin sa mga Catholic schools under public schools system ng Canada, particularly sa may Edmonton, Alberta. Isa pang fact pagdating sa lengguahe at ini-enjoy ng ating mga kababayan Filipino dito, kung ikaw ay Filipino at mapunta dito sa Canada as student, ay free ka na magsalita ng iyong lengguahe. Siyempre, of course, sa discussion sa mga klase, natural lang naman yung English kahit sa Pilipinas naman. Hindi po ba? But when I say you have a friend, a Filipino friend, o kaya naman gusto na may matuto ng wikang Filipino, ay po pwede kang mag-tutor kung minsan, o kaya naman ay po pwede kang makipagtalastasan gamit ang iyong wikang Ingles batay sa pagkakaintindi ng ilan. At talagang interesado sila. At isa pang balita at napakagandang balita pagdating sa lingwahe, ang second spoken language or dialect
dito sa may Saskatchewan noong 2018 ay ang lingwaheng Tagalog. Opo, dahil sa dami ng migranteng Pilipino dito sa may Saskatchewan, particular sa may Saskatoon at Regina, Moose Jaw, ay napakaraming Filipino. Halos umabot ng 24,125 Filipino permanent and citizen ng mga Filipino ang daan dito ngayon at nagsasalita ng Tagalog. And sa katunayan, maraming mga talagang ibang lahi ang gustong makapagsalita din ng wikang Filipino at gustong-gusto nilang pakinggan sapagkat nakakatuwa daw, nakaka-entertain daw, napakalambing daw ng pagsasalita natin mga Filipino. Hindi ko alam, yun ang naririnig ko sa kanila at narinig ko mismo sa kanila. Nakakatuwa na susunod sa wikang Ingles ay ang wikang Filipino o ang Tagalog, to be more specific. And number 7 na gusto mong malaman, that schools are dynamic. Pag sinabi nating dynamic, napakaraming option ang iyong pagpipilian mula doon sa mga health sciences, mula doon sa research, akong tawagin natin pagdating sa research, pwedeng social science, pwedeng sa may in all academics, pagdating naman sa technical or vocational, tawag natin sa Pilipinas, meron silang ino-offer ng mga bridging program na kung tawagin natin. At yung mga bridging program na yon ay pwede mong ipagpatuloy, sabi ko nga kanina, kung gusto mo pang ipagpatuloy sa bachelor's degree, kung gusto mong ipagpatuloy sa PDD, doctor's degree kung tawagin natin sa Pilipinas, at depende sa'yo. Sabi natin, napaka-dynamic. Ibig sabihin, kine-cater kasi ng Government of Canada kung ano yung talagang kailangan sa kasalukuyan at sa mga susunod pang panahon. Isang halimbawa pa, yung pagkakaroon ng mga child care provider. So, ang child care provider, hindi ko alam kung meron, alam ko meron na nito sa Pilipinas, pero ibig sabihin, yung mas masusing pag-aaral, halimbawa, yung ano ba yung tamang pagpapakain, tamang paglalagay ng diaper, tamang paglalagay ng damit, ano ba yung health and safety issues pagdating sa mga bata, lahat yan ay itinuturo na dito sa Canada. At pagdating ng araw, if you have the skills like those, ay pwede mong magamit balang araw sa iyong workplace. So, ibig sabihin, na i-cater talaga ng Canada kung ano yung pangailangan ng society. Sa kasalukuyan, may mga panukala na ang home care ay dadalhin na lamang sa bahay at ang government na ang magpapadala o ang institution na, private man o government institution na, ang magpapadala ng care provider doon sa mga pasyente. O, diba? Napakaganda. At napag-uusapan na rin lang din naman natin ang patungkol sa kagandahan kung bakit gusto mo magpunta dito sa Canada at mag-aral. Why you have to choose Canada or universities in Canada. Ay may i-offer ako sa inyo na pwede nyong puntahan at bisitahin yung kanilang website. Pero bago nyo bisitahin yung kanilang website, meron tayong isang kaibigan dyan sa Pilipinas na si Miss Jennifer Montero. Hi Ma'am Jen, kumusta po? Siya ang regional manager ng Camusen International. At si Ms. Jennifer Montero po pala ay dating staff ng Commission on Higher Education. Therefore, siya po ay may alam o bihasa doon sa mga kurso o kung ano ba yung mga issue o usapin patungkol sa academe pagdating sa mga state universities and colleges. Siya din po ay dating staff ng University of St. LaSalle. Hinugot lamang po siya ng Camusen College from CHED dahil sa kanyang pagiging bihasa sa larangang ito. At kung gusto niyo po na ma-contact o makausap si Ms. Jennifer Montero, ay hanapin niyo lamang po yung kanyang FB o yung kanyang Facebook account na Jennifer Montero. At bibigyan niya po kayo ng mga schedule pagdating sa info session. Ang Camusen International po ay nakabase sa Victoria, British Columbia sa western part ng Canada at nag-o-offer sila ng iba't ibang mga training courses, certificates, diplomas at pwede nyo silang bisitahin. At sana po ay nakatulong ang vlog na ito at inaasahan ko po na kayo ay nagkaroon ng ideya kung bakit at kung ano-ano yung mga dahilan kung bakit gusto mo mag-enroll dito sa mga universidad, colleges, polytechnics, training schools dito sa Canada. At kung hindi ka pa subscriber ng channel ito, mag-subscribe na, i-hit ang like button, mag-comment down below at pwedeng-pwede nating i-share ang ating mga videos or vlogs. Hanggang sa muli, maraming maraming salamat po. Paalam.